Hi everyone, welcome to my channel. At ngayon guys, ganito na yung hitsura ng aking patungan. Ayan, so nakabalot na sila ng mga plastic cover, pero kaninang umaga dito ay -3 dito sa loob ng dito, kahit mayroong plastic cover, nakabalot ng plastic cover, malamig pa rin, -3. Ayun, so nakita ninyo, ayan, nandyan sa screen. So -3 siya, nag-start ng mag-frost kaninang umaga. So kahapon ay umulan ng umulan, so yung tubig kinabukasan nagiging ice. Ayun, so kailangan ko na ng mga extra protection ng aking mga halaman. So maglalagay ako ng sapin dito sa patungan ko. Lagyan ko ng sapin para yung singaw doon sa baba, singaw dito, hindi mapunta dito sa ibabaw. So ayun. So doon din sa iba, sa ilalim, maglagay din ako ng sapin, kumbaga. So ayun, so nagtanggal na din ako ng mga dito, yung mga maselan sa lamig. Ayun, nilipat ko na ng ibang lugar. At itong si Luella, ayan, maselan yan sa lamig. So last year dito ko siya nilagay, so binalik ko siya ulit dito. Ayan, so ayun. At si Golden Glow din, ayan, nandito sa ilalim yung Golden Glow ko. Ayan, maselan din yan sa lamig, so hindi ko alam kung makasurvive siya ngayong taon. So tingnan ko kung kasi pinag-isipan ko pa guys kung saan ko siya ilagay, kasi malaki na siya at malaki na din yung pots na pinaglagyan ko. So nandito yung mga imbricata ko. Yung mga imbricata naman, lang hanggat hindi siya magkaroon ng frost, okay na okay din naman siya. Nagsusurvive siya sa winter. Ayun. So nandito yung mga iba kong imbricata. At ito nga pala yung imbricata na dahon ng imbricata na nagbaby, oh. Ayan. So napaka-rare talaga. So ayun guys. So hindi na ako masyadong nagtatanggal ng mga dry leaves ng mga imbricata. Sinahayaan ko na lang kasi protection nila yan. Parang kumot nila sa sarili nila sa sobrang lamig. So hindi ko na masyadong tinatanggalan ng mga dry leaves. So ayun guys. At ito naman, maselan din to sa lamig. Itong variegated natin na to. Ayan. Ang ganda ng So maselan din to sa lamig. So baka tanggalin ko siya dito. Ayan, tanggalin ko siya dito. Dito siya nakasabit. Tatanggalin ko, ililipat ko ng ibang lugar. At so far, yung mga halaman ko pa naman ngayon, kahit -3, wala pang damage. Ayan. Okay naman sila so far. Ayun. So, itong mga mga arrangement ko, ayan. Okay pa naman. So, yun talaga, kailangan yung halaman ninyo, bago mag-winter time, kailangan i-anon nyo muna, i-fully establish para makasurvive sila sa sobrang lamig. Sa lalo na pag yung lugar ninyo ay nagkakaroon ng snow, tulad dito sa amin, nag-snow dito sa amin. Hindi naman araw-araw, siguro mga 3 days lang, ayun. Tunaw agad. Ayun. At hindi din araw-araw mag-snow. Halimbawa, ngayon mag-snow, tapos bukas hindi, tapos next week may snow, mga ganun lang guys, hindi talaga araw-araw. Pero yung frost lang dito sa amin ay araw-araw talaga. Nag-start na today yung frost. Until na sa mga March guys, araw-arawin ang inaaraw-araw kaya ng frost dito sa sobrang lamig. Parang mas malamig pa sa loob ng freezer. Ayun. So, ayun, -10 dito ang lamig sa amin. So, kung nasa sa mga TV na sa ang lamig lang ay nasa -3, -5, ganun. Pero dito sa amin, nagkaka -10 kami dito. Ayun. Pero hindi naman araw-araw. Kadalasan -5, -6, mga ganun lang. So, yun. Kailangan kong lagyan ng extra protection yung mga halaman ko para hindi sila manigas. So, yun. At, ayan, ang ganda ng ating dulo ng tip guys, oh. So tinatakpan ko din to ng frost cloth, ayun. Tinatakpan ko din sila ng frost cloth dahil
parang kinukumutan ko sila. Ayun, parang tao din, kinukumutan ko sila kasi malamig nga. Ayun, ganun talaga ang buhay kapag nag-aalaga ka ng mga succulents at mayroon kayong winter time na napakalamig. So kailangan din nila ng kumot. Ayun, kinukumutan, nilalagyan ko ng frost cloth at mayroon pa ako ditong halaman na hindi ko na tinanim. So para mabilis siyang matuyo, bagong bili kasi ito, guys. Para mabilis siyang matuyo kasi basa siya nung binili ko. Ayun, tinanggal ko siya sa lagyanan, sa pot niya, para mabilis siyang matuyo. So hanggang ngayon hindi pa siya natuyo. So good luck na lang kung mabuhay siya. Ayun. Kasi bukas mayroon na naman kami, minus 1 na naman. So check dito sa amin, minus 4. Ayun. Kadalasan nagbabawas ako ng mga 3. Ayun, kung minus 1 yung sinabi, kadalasan dito sa amin is minus 4 or minus 3. Ganun. So ayan, andito yung ano natin, oh. Hindi na siya mapula. Ayan. Nung summer, ang pula-pula nito. Si Mira. Diba, hindi na siya mapula. Hindi ko alam bakit hindi siya mapula. Ayan. Si, ito naman, mga ano to, mga nixana. Ayan, mga dahon ng nixana yan. Mga leaf propagation. Ayan, nakalagay sa ganitong ginawa kong DIY. Ayan. Si nixana. So yun lang, guys, at so ayun, ito naman maselan din to sa lamig, guys. Kung mayroon kayong ganitong halaman, maselan to sa lamig. So pag-ingatan ninyo. So nilagay ko siya diyan sa ilalim kasi mayroong protection dito. Ayan. Protect. So at meron din tayo dito, oh. Ito din maselan sa lamig. So hindi ko pa na itabi. Ayan. Ito din maselan sa lamig. So last year dito ko din siya nilagay, pero ngayon binali. So ngayon feeling and tingin ko mag-survive naman siya. Ayan, dalawa sila. Magsusurvive yan kung andito sa loob. So, ayun. So, yun lang, guys. Ang ganda na ng ating Mibina dyan. Meron akong Mibina dito. Ang ganda din niya. Tingnan ninyo. Ang ganda. Ayan. Yung dulo ng dahon, napakaganda. So, ayan. Mibina din yan, oh. Ayan. Yan si Takasago no Uki na pink yung dahon niya. Ayun, guys, at ito naman si Fiona. Yan, ang ganda ng anon, 'di ba? Ang ganda ng kulay niya. Ayan, si Fiona. Ito naman hindi na siya nagpink to siya eh. Ngayon hindi na siya nagpink. Ayan, mainit kasi dito sa loob, guys. Parang summer dito. Kapag nakabalot, kapag tanghali, parang summer dito. Mainit kasi, lalo na pag may araw, mainit. Pero, kapag gabi na, malamig dito, na sobrang lamig. So, ayun. Yan, ito din, oh. Ito. So, ayun, mayroon ako ditong Olivia. Ayan. Ayan si Aurora. At yung mga iba ko pang mga arrangement. Ayan. So, buhay na buhay. Mga ano yan, guys. Ito si Pink Pretty yan. Pretty in Pink. Si Marpin. Ayan. Si Marpin. Ito lang pala ang hindi si Marpin. Yan si Hercules yan. At yung mga kasama na niya ay si Marpin. Ayan. At meron din tayo dito. Ito din. Ayan. Napakaganda. So, ayan. So, cute. Napaka-cute nila. Napakaganda. Cute-cute. Ayan. Ito din. Lalo na pag naarawan, ang cute. Ayan. So, ayun, guys. So, wala akong masabi. Ang ganda-ganda nila. Ang cute-cute nila. Nag-start na talaga silang mag-close yung dahon. Ay, tulad dito, oh. Close na yung dahon, oh. Siguro kasi dalawa, tatlo yata sila. Tatlo. Siguro dahil tatlo sila at nagsikipan na, kaya siguro close. Pero yung iba naman, tulad dito si Violina, ayan, patayo na yung, ano niya, yung dahon niya. Pa-close na. Pasarado na yung dahon. Ito din si Tipi. Ayan.
Ang ganda ng mga ano nila. Ang nagaganda talaga ako sa dulo ng dahon ng mga ano nila. Ang ganda ng dulo ng dahon, oh. Napakatulis. Ayun. So yun guys, at ito naman si ay ito is isa lang, isang puno lang to. Ayun, mayroon na siyang maraming ilan na ba sila? Apat. Naging apat na siya. Ayan, si Marcos. So, ito din arrangement natin. Ang ganda ni Pretty in Pink, oh. Ayan, si Pretty in Pink, napaka-common, pero napakaganda din, di ba? Napansin ko lang. So, yun guys, yun lang ang update ngayon. Nag-start ng mag-frost dito sa amin at naglagay na ako ng mga pang-block sa hangin, sa sobrang lamig. Ayun, pero so far wala pang na-damage sa frost at nag-start ng mag-minus, bumababa ang temperature namin. Ayun, malamig na talaga guys. So, see you on my next video guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. Ang ganda ng ating pakipaitong kumpaktong. Ayan. Ang ganda ng kulay. So, yun lang guys. Thank you for watching and please subscribe to my channel. See you on my next video. Bye-bye!